Na po ang lahat. Hosana ang aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit, pagpapala sa daigdig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at kalimbawa ni Jesu Kristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betpage at Betania, sa bundok na kung tawagin ay bundok ng mga olibo, pinauna niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon,
ay matatagpuan ninyo ang isang bisirong asno na nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyo na kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, "Bakit ninyo kinakalag iyan? Kailangan ito ng Panginoon," tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila lang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpupuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghan na nasaksihan nila. Ang wika nila, "Purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos." Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo na kasama ng karamihan, "Guru, sawayin mo nga ang iyong mga alagad." Sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kapag tumakimik sila, ang mga bato na ang sisigaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magposisyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. At habang naglalakad ang prosesyon patungong altar, ang mga Eucharistic ministers, babasbasan nila ang inyong mga palaspas. Sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapala at pagtubos sa amin. Magdala ng mga palaspas, salubungin siya ng may galak. Sana manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Kamataan ng Jerusalem,
sayang nag-awitan. O sana manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo na kalimbawang dapat tularan ang tagapagligtas namin na naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabukay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din ang lurhan nila ko sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin, handa akong magtiis na sampaling parang bato. Pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakitay, umiiling, nanunokso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumapaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, buta sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y iyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan?
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po. Pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matanda ng bayan, ang mga punong sasardote at ang mga eskriba. Dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan niyang paratangan si Jesus. Ang taong ito ay nahuli naming nanunusol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus, kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong sasardote at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo kanyang maghimagsik ang buong Hudea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malaman siya mula sa nasakupan ni Herodes, kanya ay pinadala siya sa taong ito, nanunumay nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nababalitaan tungkol dito at matagal niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot konti man. Naroon ang mga punong sasardote at ang mga eskriba na walang tigil ang kakaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit
at pinabalik kay Pilato. At nang araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, isinakdal niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon siniyasat ko siya sa harapan niyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang niyo sa kanya. Gayun din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakaila magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla, patayin ang taong yan! Palayain si Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa pag-imagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pa nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao, ipako sa krus! Ipako sa krus! Katlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Natapwat, lalo nilang pinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Sirene. Pinigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog. Ang mga sinapupunang kindi nagdadalang tao at ang mga dibdib na kindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol, tabunan ninyo kami sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagsapala rin sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapapunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak siya ng mga puno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo,
Iligtas mo ang iyong sarili. Naroon din nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo ang ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga sariling nakabitin na nagwika, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Subalit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya kay Jesus, "Jesus, alalahanin mo ko kapag nag-ahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ngayon, di isasama kita sa paraiso." Nagmag-ikalabindalawa ng tanghali, nagdilim ang buong lupain hanggang sikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsulod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabing, "Tunay ngang matuwid ang taong ito." Ang nangyaring ito ay nakita ng lahat ng tao nagkakatipon at nagmamasid. At umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumusunod sa kanya mula sa Galilea, at nakitir nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ngayon po, Linggo ng Palaspas. Ano dapat ang maging diwa ng araw na ito? Kanina po, iginagawayway natin ang ating mga palaspas pataas at iginagawayway natin ang ating mga palaspas sa ating paligid. Ang kahulugan po niyan, nakikipagkasundo tayo sa Diyos at nakipagkasundo tayo sa ating mga kapwa. Paano tayo ngayon makipagkasundo sa Diyos? Pagsisikan natin ang ating mga kasalanan at magbagong buhay tayo. Paano natin makipagkasundo sa ating mga kapwa? Magpatawad tayo. Magpatawad tayo sa isa't isa at magmahalan. Yan po ang diwa ng Linggo ng Palaspas. Kaya tumayo po tayo at awitin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus.
Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawa, tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Birhen. Pinagpagkasama Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, ibig. Nanaw sa pinaroonan ng mga yumao. May ikatlong araw, nabuhay naman muli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan. Samang makapang yalian sa lahat. Noong mula pangirito at upon sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay Ama, naririto kami sa harap mo upang makibahagi sa mahal na pagpapakasakit ni Kristo. Umaasang matatamo rin ang grasa ng kanyang kaluwalhatian. Ang ating tugon sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na saksinawa ang simbahan ni Kristong nakapako sa krus sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa at pagkamuhi. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagkapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Matupad nawa ng programang Alay Kapwa ang kanilang mga naisin na tulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagkapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Aliwin mo sa iyong presensya, O Diyos, ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagkapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Lumagunawa kami sa pag-ibig upang ganap naming makamtan ang galak na dulot ng pagkabuhay ni Jesucristo na anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang tinapay at alak
narito handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong nais, di masukat ang dala ko at ang aming iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak. Narito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang pag-aakin na minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo ay pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin. Sa pagmamalasakit niyang kami ay palayain. Sa kamatayang kinasusungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan.
itaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Ang silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay,
nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang tagapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon na kami ay pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami ay iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo na kami ay makarating sa aming paruroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.